So, yan sila. Yan ang 30 pieces. Napauna po mga manok. Okay guys, good afternoon. Bali ngayon ipapakita ko sa iyo kasi kumuha kami kanina ng 30 laban yun dapat ng bagong manok Rhode Island Red na manok na kinuha namin kay Dr. Lang, doktor ng Paranas. Bali kanina nakabili na kami ng 30 pieces ang nakuha namin. So may 20 na nasa 2 months pa lang. Then another 10 na sa 3 months na wala kasi siyang maramihan. Sino lang gumawa kami ng kit, so samahan niyo ako papunta doon. Hello guys, magandang araw uli sa mga kakulitan ko sa farm. Bali ito yung pang 5 days natin simula nung kunin natin yung 30 pieces na manok. But unfortunately, kanina may dalawang namatay dahil sa sipon. Actually nung kinuha kasi namin yun, yung iba talaga may mga sipon. But kanina, kasi nga may kasamang malalaki, magkahalo kasi yung malaki at saka yung 20 pieces na maliit. Kaya yung iba, yung dalawa kasi mahina, lagi siyang tinutuka nung dalawang apat na malalaki. Kaya actually kanina siniwalay ko sila, but unfortunately namatay nga yung dalawa. Iniwalay ko na sila 3 days ago pa, nasa isang kulungan. But kaya ang problema ko kahapon, habang umiigig kami ng tubig, kumukuha ng pantubig nila, may nakapasok pala na native na manok doon sa maliit na kulungan. Kaya yun, pinagtutuka yung dalawang week na. Kaya kaninang umaga, ngayon unfortunately namatay yung dalawang manok. So nabawasan na tayo ng dalawang manok. So ngayon, try natin tapusin yung sa kulungan sa kabila para malipat muna yung kabila. Yung apat, yung sampu na malalaki, na kasi usually sila yung nang-aaway ng mga maliliit. Kaya yan, nagkuha kami ng kabugawan, kawayan yan, para yan yung pangdingding namin. So tingnan natin yung update natin sa ating mga manukan. Yan, so, yan sila, yan ang 30 pieces. Napauna po mga manok. So, dyan nila tingnan. So kahapon kasi may sakit sila kahapon, mayroong lagna, may sipon yung iba. Kaya yan, linagyan ko siya ng tubig. Paubos na nila, yan yung tubig nila ngayon. Tingnan muna yung hon ko, kain na nila. Pero gagawan ko rin sila ng gayang ganun. Yung gagawan ko sila. So, yan, yung mga manok natin. Nakakatuwa sila tingnan, no? So yan, usual nila nagagawa, kumakahig sila kapag kumakain. So kahapon, kumuha kami ng mga ipayan ng palay doon sa mga giikan, doon sa tinatawag dito mulinuhan. Kumuha kami ng 15 na sako kasi yan ang ilalagay ko pang flooring niya. So yan, kailangan ko muna na nilalagyan namin ng dingding. Bali kawayan ang gagawin kong dingding. So kunti pa lang kasi kailangan matapos ko muna to bago ko mailipat yung mga manukan. So ito na sila. Actually nasa yung maliit na kulungan na yan, nasa labas yan kanina kasi diyan ko linalagay yung dalawang masasakit na namatay nga kanina. But since namatay na sila, ipinasok ko diyan at diyan ko linagay yung apat na malalaki na siyang nanunuka. So nabawasan na tayo ng apat. So yan, linagyan ko yan ng malunggay kahapon. Nagpakulo ako ng malunggay na 2 galon yung pinakulo ko. Kaya linagay ko na dyan. Gumamit na ako ng ganyan kasi kapag kawayan ang ginagamit ko, nagaya ganito, kawayan lang, ang problema is basa. Nagiging basa yung flooring niya. Kaya bumili na talaga ako ng tubigan. Ganyan na lang. Yung isa nga ubos na. Yan, malunggay yan. Sabaw ng malunggay yung ininom nila. At saka yung gitna, tubig lang siya. Yung kabila ubos na eh. So yan, pinaka-vitamins nila. Since as much possible ayaw ko ng synthetic na medicines na bigay sa kanila.
Kaya humahanap ako ng way na natural lamang mga herbal medicines ang ginagamit po natin. So, kailangan madingdingan ko na itong isa kasi yung cage na yan, yan ang magiging brooding ko. Hindi pa natatapos. Temporary, ginagawa ko muna siyang sampahan. So, pag natapos na namin ito, madingdingan itong kabila, i-open ko yan dito muna para yung sa kabila. Tsaka habang ginagawa yung pang-brooding po natin. So, yan. Samahan nyo kami muna. Gagawa tayo mag... lalasa tayo para mapandingding na natin. So, ang problema din sa may mga aso kasi rito, yan ang dami kong nasira na nananit. Kasi kapag pumapasok sila, kinakagat-kagat nila yung niti, kaya may mga butas na yung niti. Kaya kumuha ako ng bagakay, yun ang gagawin namin pang kulungan siya. So, yeah guys. So, pagkatapos niya hatiin, lilinisan naman siya gaya ng ginagawa ngayon Axel. Para, kasi ito'y matatalim to eh. So, kailangan ito linisin. At saka itong pinakabuko niya. Tulo. Kaya, ito yung kailangan linisin. Gagawin natin. Masakit lang to sa braso katagalan. Sa akin isang 4-3 weeks na lagi masakit yung mga buto-buto ko. Kasi hindi sanay from office works for 12 years. Bigla ngayon puro physical naman yung trabaho natin. Kaya grabe sakit ang katawan ko. But sacrifice. Tingnan natin yung magiging result. Hopefully i-allow ni Lord na maging okay yung manukan natin. Para hindi naman mabaliwala yung pinagpaguran natin. Ayun, natapos na namin yung ilang piraso, siguro nasa 15 pieces ata yun na ganyang hati, ganyang putol. So, ngayon tatapusin ko muna namin, ibubugbog na aga na namin doon, didingding namin. Ni-stop kami dyan kanina eh, kasi hindi pa siya, kulang pa kami ng nilinisan ng mga kawayan.
So, hintayin nyo yung ibang update natin dito sa farm natin. Kasi yung sa kabilang area nito, nandun naman yung mga baboy. So, doon namin papadami ng kulit. Hindi pa nga naaayos yung kulungan ng mga baboy. Hindi matagal na nakalagay yung mga baboy. Hindi nga lang nakakapagkaanak kasi nga hindi pa naaayos yung feed. So, samahan na nyo ako sa mga update para mapalago. Hindi sa farm. So, bala ko magkakaroon din ng mini garden. Tapos yung sabayuan ng manukan. Sa ngayon, itlogan muna yung unang focus ko. Then saka na yung sa meat, no, sa karne ng manok. Kapag nakakuha na ako ng mga kung saan ko siya madidispose. So wala, di ko pa kasi ngayon alam yung magiging market ko sa karne ng manok. But sa itlog, madami. So yun, samahan nyo ako. Tingnan natin kung ilalago ko yung ating manukan at sabayuan. Yung ating mga farm. Tatang tayo na nag-live. See you! Salamat po. God bless and see you sa mga next vlog ko. Bye-bye!